Alright, what's up mga bro? Ayan, dumating na yung Ejust Q7 namin. Nakakinabit ko na sa helmet ni OBR. Ayan, oh. Kita nyo? Yung sa akin, V6 pa rin yung gamit ko. Pinag-connect muna namin. Ayan, dinig nyo si OBR. OBR? Ha? Hello? Hello? Salita ka, sabi ko, dinig ka nila eh. Hindi nga katama, intindihan. Ayan, medyo may problema yung audio ko sa kanya. Pero yung audio niya sa akin, malinaw. Hindi ko lang kung dahil sa interference, nagre-recording kasi ako ng ano, sa mismong phone. Kasi medyo naglolo ko pa itong ano ko eh. Bagong setup ko ng mic, inaayos ko pa. Para sigurado tayo. Hindi niya ako narinig yung malinaw, muffled daw, tapos mahina. Pero yung audio niya, dinig na dinig ko. Pisalita ka nga. Eh? Salita ka? Hindi niya ako naririnig. Salita ka. Salita ka. Wala akong marinig. Hindi na ako naririnig. Ayusin na lang namin yan. Alright, yeah, tapos kami kumain. Mahina lang pala yung volume nung intercom ni OBR. Kaya hindi niya ako naririnig. Eh, dinig niya na ako, di ba? Yep. Oo, kahit mabilis ang takbo namin, dinig niya ako. Ayun, mahina lang pala yung volume. So, okay siya sa V6. Pwede mo siya i-connect. Q7 to V6 pwede. Uwi muna kami tapos install na natin sa helmet ko itong yung isang Q7. Alright, ayan na yung Q7 natin. Ayan yung dalawa. Ito isa, na-install ko na nga dito sa helmet ni OBR. Ito pala yung bago niya, helmet, ano? LS2. Stream Evo. Ayan yung Q7 niya. Ito. Ganda, no? Ayan, na-install ko na yun dyan. Ito yung i-unbox natin. Ito yung install ko naman doon sa helmet ko. Scorpion XO510 Air. Tinanggal ko na rin yung mga paddings para mas madali nating ma-install. Tinanggal ko na yung paddings niyan. Papakita ko muna sa inyo yung ano, Q7. Nalalagay natin dito sa helmet natin. Ayan yung unit. Ejust Motorcycle Intercom and Bluetooth Headset. Q7. Ito yung latest model nila ng 2020. Ano ko, meron pong mas bago eh. Yung Q4. Yun naman, apat pwedeng sabay-sabay. Ito, dalawa lang. Dalawa lang kami pwede mag-usap ng sabay. Yung Q4, hanggang apat pwede. Kaso medyo mahal na yun. $140. Mga 7K yun siguro. Ito, nasa 3K lang to eh. Itong isang unit. Okay, ito yung binili namin. Mas mura. Tsaka bagong labas lang yun. Wala po yung umorder kami. Hindi pa namin nakita. Ayan. So, ito yung in-order namin kasi kami na naman dalawa eh. Hindi mga kami nag-group ride ni OBR. Ayan. Kaya okay na sa amin to. Pang dalawahan lang. Tsaka mas mura syempre. Ito around 3,000 nga lang. Yung Q4 nasa 7,000 eh. Mahal masyado. Ayan yung mga features niya. Interphone system. Stereo music. Auto receiving phone calls. IP65 waterproof. Remote control. Yan. Optional yan. Pwede kayong bumili ng remote. Kami hindi namin bumili ng remote eh. Okay na to sa amin. Hindi man namin gagamitin yun. Tapos ito, specs nya. Bluetooth version 5.0. 120 kilometers per hour working speed. Hanggang 120 kilometers. EUC remote available. Yan nga yung remote nya. IP65 waterproof. 30R talking time. Yan. Hanggang 30 hours na dire-diretso. Na naka-on para sa nag-uusap kayo. Yung standby nya, 260 hours. Yan ba, nakimag tumang patayin. 260 hours bago siya malobat. Tapos FM radio. Ayan, ayan yung bago eh. Yung V6 kasi namin wala pa lang FM radio. Ito meron. So 1 second quick pairing. Ayan, mabilis lang siya mag-pair. Na-try din namin sa ano eh, V6 yung pinair namin. So app support. Meron din palang app to, no? Nice. O, yung range niya, ayan, Bluetooth intercom up to 800 meters. Tapos meron siyang CVC noise cancellation. Tsaka 3D stereo sound. Maganda nga yung audio nito. Pansin namin eh. Mas maganda yung audio nito kaysa sa V6. Nagang 3D quality. Hindi siya yung malutong. Mababa yung tunog niya. Para ma-bass.
Tapos 7 rider group talking. Ayan, pwede mong i-connect yung pitong intercom. Tapos i-switch mo lang siya kung sino gusto mong kausapin. Ayan. Ayan, 2 rider full duplex talking. O, dalawa lang talaga siya. Intercom and FM hearing simultaneously. So, yun lang yung pwede magkasabay. Pag intercom tsaka yung music sa phone, hindi siya pwede. Di-disconnect yung intercom. Baka may kausap ka, yan, may disconnect. Ganon din sa pag may nakareceive ka ng calls. Yan. May disconnect yung intercom, yung kausap mo. Tapos, yung maririnig mo yung sa phone. Yung sino tumatawag sa'yo. O, pwede kayo mag-music, FM nga lang. Okay na rin yan. Pero hindi mo kami nag-music eh. Pag nabiyahe. Maganda yung nakafocus ka siyempre sa kalsada. So yan, compatible with phone, MP3, GPS, Bluetooth device. Ayan, buksan na natin. Ayan, meron siyang user manual. Ayan, manual. Ayan, binasa ko na rin to. Yung makikita kung paano i-install, paano mag-pair. Lahat ng niya, functions niya. Kompleto. Ayan, madami. Ito yung actual unit. Ganda, no? Kita nyo naman na yan, ito. Q7. Ganda niya. Yan, unit. Solid, oh. Ito yung on button, volume button, volume down, volume up. So, A button, B button. Ito, tatlo-tatlo yung pwede may connect, eh. Ito yung A group, B group. Tapos, pag select mo sila, bawa, yung isa sa, yung unang sa A group, isang pindot. Pag gusto mo kasapin yung pangalawa sa A group, dalawang pindot. Yung pangatlo, tatlong pindot. Tapos sa B group naman, pag kinonect mo, pindutin mo na isa, makausap mo yung isang intercom na nakakonect. Tapos pag dalawang pindot, yung isa naman. Tapos yung tatlo, yung pangatlo. Pero hindi mo sila makakausap ng sabay-sabay. Pa isa-isa lang. Ayan. So ito yung FM button. Ito. FM. Ito naman yung antena niya. Ayan. Pag bukas na antena, push nyo lang to. Push nyo pa ganun. Ayan na. Ayan na. Sangat na yan. Ayan, para pag nag-FM kayo, mas malakas yung signal. Tapos ito yung saksakan niya ng headset. Ito naman yung charging port. USB-C siya. Yung charging port niya. Ito yung kasama niyang accessories. Ayan, ito yung sa pang mount niya. Ayan, ayan. Ganda niya, bakal. Ito bakal. Ito makapal. Siguro bakal din to. Ang tigas eh. Oh. Bakal din na rubberized. May coating siya ng rubber. Ang ganda ng quality niya. Ayan, may screw. Ayan yung ipit natin sa helmet. Ito yan. Ayan, gakabit mo yung helmet. Tapos, ito malalagay yung intercom. Ayan, nag-snap siya. Parang magnetic lang siya eh. Pwede niya tanggalin. Maigpit pero ano. Parang may magnet siya dito. At itong loob. Kaya hindi siya matatanggal basta-basta. Magnetic. Ganda, no? Meron din siyang extra screws. Ayan, dalawa. Para dito. So, ito yung headset niya. Ayan. Ganda ng headset nito. Magkakahiwalay na sila. May connector siya. Oh. Ito yung dalawa para sa speakers. Ayan, kahit alin yan. Wala namang nakalabel eh, na left and right. Kahit alin dyan parehas. Tapos ito yung microphone. Tapos yung microphone niya, dalawa siya. Ito yung normal na merong merong stick. O, para to sa mga half face. Kasi diba wala namang pagmamount nung ganitong mic. Ayan o. Itong velcro mic. Ito yung ginamit ko dun sa helmet ni OBR. Yung V6 namin, ganito rin siya. Medyo naiipit sa paddings. So, ito mas maganda. Hindi na maiipit sa paddings. Tapos yan, meron siyang orientation. Ayan. Sundan nyo yung dalawang arrow. Ayan, may dalawang arrow siya. Para hindi kayo malito. Ayan, ito yung gagamitin nating mic. Ayan, dalawang speakers. Tapos mic. Ayan yung setup natin sa helmet natin. Hindi siya kasama nito. Ayan, panghigpit naman ito. Ang screw na to. Ayan. Tapos yung charger nya. Ayan. Ito yung charger. USB-C. Pwede din kayo gumamit ng ibang charger. Pwede yan. Para yan dito.
Ayan, charger nya. Ito naman yung headset. Charger tsaka headset. Yung V6, isa lang yung ano, ito yung saksakan nya, charger at headset. Ayos, ganda. Alright, install na natin sa helmet. Ito. Nakabit muna natin ito dito. Para may set natin sa magandang pwesto. Sa tolo, ganyan lang ito. Nung konti. Itong dalawang screw. O, salpak na natin yan. Ayan. Salpak lang natin dito sa opening dito. Sanapan natin ang magandang pwesto. Ayan, dyan ka na ng pwesto. Banda dyan. Discarte nyo na lang sa helmet nyo kung saan nyo pinilalagay. Tapos iba yung higpitan nyo dito. Dalawang screw nya. Higpitan ko muna. Ayan, okay na. Maganda yung lagay nyo ng Loctite yung screw. Para sigurado hindi luluwag. Pero observe ko muna. Kung lumuwag, sa ako na lalagyan. Ayan, maganda yung kapit nya eh. Ayan, hindi siya dumudulas. Solid. Install naman natin itong speakers tsaka mic. Ayan. Tanggalin mo ng speakers. Tanggalin mo na natin. Kasi wala naman niyang or kahit saan niyang pwede. Kahit magkabaliktad. Wala yung label kung left or right. Meron yung velcro. Ayan o. Yung velcro siya. So itong sa akin meron na to. Kasi nga kanina diba? Ayan o, meron na yan. Ininstall lang ko yan ng ano eh. Ng V6 eh. Kaya meron na akong velcro. Meron pa kasi yung extra. Itong velcro nito minsan hindi kasya sa speaker packet. Speaker packets, dalawa kasi yan. Ang gagawin nyo, tabasin nyo. Ihuhulman nyo na sakto dun sa speaker packets. Yan. Ano natin gagamitin to? Ayan, meron na yan. Dikit na lang natin. Ayan, ito. Mahirap lang makita rito. Gawa nitong ano. Itong air pump system ko. Ayan, nakapitin natin isa. Kabila naman. Ganun din yung kabila. Alisin din natin yung velcro nito. Ah, di ba may extra pa tayo. Kabit na natin dito. I-flush nyo lang. Sakto nyo lang doon sa butas. Saktong-sakto naman eh. Ah, okay na. Tapos yung microphone. Yan siguro dito. Side na to. Meron din siyang velcro. Ito yung didikit natin sa helmet. Didikit natin dito yung microphone. Okay, tanggalin na natin ito muna. Ito maganda rito eh. Detachable lahat eh. Madali siyang i-install. Madali rin baklasin. Yan, trim tape. So, dikit lang natin ito. Microphone nya. Nandiyan na lang. So ito, dito natin yung papadaanin sa ilalim. Para hindi siya mas kagabal dito sa air pump. Yan, okay na. Ito, ayusin ko na lang yung ano nito. Yung routing nito. Ah, kanya-kanyang discarte na yan. Kasi magkaiba naman tayo ng helmet eh. Discarte nyo na lang yung routing nya. Pero yan, paikot yan na ganun. Tapos dito lalabas yung saksakan. Yan. Yan, pa ganyan. Ayusin ko na lang muna yung routing. Tapos okay na tayo dito. Alright, yan. Na-install ko na. Nais ko na yung wirings nya. Loob. Cable management. Okay na. Yan. Yan. Bago natin i-pair pala, no? Burahin ko muna yung mga nakakonect dito. Para start tayo sa umpisa. Para mabura natin yung mga nakakonect dyan, i-restore natin sa factory settings. Pipindutin lang natin itong plus, minus, tsaka itong eject button or yung call button. Sabay-sabay. Pindutin natin. 5 seconds. Ayan, nagsalita siya. Restore default settings. So, ito rin. I-restore din natin to. Default settings. Plus, minus, tsaka itong eject button. 5 seconds ulit. Ayan.
clear na yung mga nakakonect dyan. Wala na nakakonect. Pwede na nating i-pair to. Ito nyo, automatic na matay. Power on natin. Tapos para ma-pair natin yan, long press natin tong A parehas. 5 seconds. Pa-flash siya ng blue-red. Yan, nagpe-pair na. Automatic na yan. Ayan, narinig nyo. Nagsalita sila. Connected na daw. Ayan, okay na. Kakonect na yung dalawang yan. Magkakarinigan na yan. Kasi yung sinasabi ko sa inyo kanina, na magkakonect yung V6 namin sa Q7. Ito, kakonect natin to. Ito yung V6 ni OBR. Ito yung V6 ko. Itong V6 ko, kakonect ko sa Q7 ni OBR. Tapos itong V6 niya, kakonect ko naman sa Q7 ko. Ito muna. Ito natin siya i-connect sa B. Ito muna kay OBR. Ayan. Pairing mode natin, itong B. Ayan. Siguro dito na lang din sa B. Long press din. Ayan, pairing na. Kapag V6 ang i-connect nyo, hindi siya automatic na nag-connect. Kailangan pong pindutin to ng isang beses. Pindutin natin. Pindutin natin to. Pairing ulit natin. Wala eh. Nagsisearch to eh. Natin. Yan. Successful na. Ito pala yung pipindutin. Yan. Okay na. Connected na sila. Nabay natin off to. Ngayon, para pala malipat mo ng ano, na makakausap, pindutin mo lang yung A. Pag pindut ko tong A nito, ito yung makakausap mo. Itong Q7 ito. Ngayon, magkakonect na sila. May voice prompt yan, kaya hindi kayo mali dito. Pag gusto mo kausapin ulit to, yan, pindutin mo na yung B. Ito naman yung makakausap mo. Yan, intercom B connected daw. Connected siya dito. Ito yung intercom B. Ito yung intercom A. Ngayon, ito namang V6 ko. Kukonect natin sa Q7 ni OBR. On natin to. Yan, okay na. Tapos si pairing mode natin, pindutin naman natin yung B nito. Siya itong B nito. Yan, pairing na yung B. So press natin ang isa pa itong B. Searching na. Isa pa. Tapos pindutin natin to. Hindi nyo ma-search siya. Ayun. Connected na to dito. Ito naman yung connected. Ililink ko din yung mismong video ng EJAS. Meron sila eh. Yung connection niya. Para hindi kayo malito. Ganun lang yung kasi. Madali lang naman kasi. Medyo narilito lang tayo eh. Pag iba yung device na ginagamit. Ito kasi automatic na. Ito, pipindut-pindutin mo pa eh. Pero yan, at least na-connect na natin parehas. Off na natin to. Tsaka ito. Ang pag-off pala nito. Pindutin mo yung ito, itong EJS button, yung call button, tsaka itong FM button. Sabay. Yan, off na sila. Ito, sabay din. Yan, off na. Off na yan. Yan, connect naman natin sa phone itong intercom ni OBR muna. Kasi sa akin, pinagamit yung pang record eh. Yan ang recorder ko eh. Lapel mic. So, on natin itong device. Yan. Tapos on din natin itong Bluetooth ng phone na i-co-connect. Pag prepare naman sa phone, ito mismo, itong EJS button. Itong long press natin 5 seconds. Yan, pairing mode siya. So, hintayin natin lumabas dito.
Ayan, Q7. Allow access to your contacts and call history. Pair. Ayan, connecting na siya. Ayan, connected for calls. Q7. Ibig sabihin, connected na yan dito. Try natin kung connected talaga. Mag-play tayo ng music. Ayan, ayaw mag-play ng ano, Q7. Ah, kailangan pala, ipindutin mo itong, ayan ito. Kasi for calls lang nakalagay. Connected for calls. Pindutin mo ito. Tapos yan, media audio. Ayan. Connected for calls and media audio. Ayan. Try natin mag-play ng music sa YouTube. Connected na yan eh. May ads pa. Ayan. Ayan. Sa ating volume. Dito tumutunog ah. Ito. Dito tumutunog tong phone. Wala. Anong tunog to? So, may layo natin tong phone ah. Ah, ganun pa rin yung audio. Ayan tumutunog. Ito. Pag pinause natin, nagpo-pause din yung video. Ayan, nag-pause na yung video. Pindutin natin to para mag-play ulit. Ayan, connected na tong phone. Media, tsaka yung calls. Pwede mo pala siyang i-next. Try natin ha. Long press natin to. Ayan, nag-next video. Pause previous video, lang minus. O kapag music, ganun din. Next, ito. Ito yung previous. Babalik yan sa kanina. Ayan, yun ang pang-control niya. Ito. Up and down. Try naman natin i-connect tong phone ko sa Q7 ko. Habang nagre-record. Tingnan natin ha. Magagana. Bluetooth on. Settings. Power on muna natin to. Pause pairing mode natin to. Long press natin tong call button. Ayan, phone pairing daw, sabi niya. Ayan, Q7. Pairing. Pairing successful. Connected daw. Okay na, connected na. Cancel. Let's play natin ng music or ng audio. Tudo natin yung volume. Ang dinig niyo ba? Ito yung natunog. Pause natin. Pause natin yung video. Ayan, pause. Play. Ayan, okay na. Ayan, connected na to. Lupit natin yung mic. Para malaman nyo na ito yung tumutunog. Ito wala to. Ito yung tunog. 500. Mm. Tapos nakasale sila ng 60%. No, sobrang mura ko nabili. 4,500. Actually, dati ako bibili talaga ng helmet. Nakita lang namin to. Dito. Ditong phone. Si Ben, dito nagpe-play. Connected yan. Ah, ganyan lang kadaling mag-connect sa phone. Pag i-connect mo sa phone yung intercom, ito lang.
Tapos try naman natin yung FM button, ano. Ayan, nasa likod yung FM button. Try natin. FM radio. So automatic na yan. Buksan yung antenna, malakas yung signal. Search pa yan. Automatic yung nagsa-search. Ayan, FM radio. Ano ko na FM natin, lapit natin yung mic. Oop, copyright. Okay na. Ngayon lang yun. Off, press mo lang. Off na. Pag i-off mo yan, press mo lang. Okay na. Ngayon lang yun. So, test ride naman natin to, ano. Para makita nyo yung audio quality. Setup ko na lang tong ito, itong combo cable ko. Siya itong dual mic. Yung lapel mic ko. Dual mic yan. Ito yung mic ko. Para sa akin. Ano man yung mic papuntang intercom. Patong ko lang yung sa speaker ng intercom. Para marinig yung boss ni OBR. Ayun. Alright. Test ride natin. Ayan. Testing na namin itong ano. Itong EJS Q7 namin ni OBR. Ayan, na-install ko na sa helmet ko. Ayan, Q7. Siyang kay OBR. Hi, OBR! Hello! Ayan. Ganda yung audio, no? Malinaw. Oh, lost sa hangin! Kailang hindi nagre-reverberate or yung hindi nag-amplify yung ano, wind noise. Wind noise ko lang yung narinig ko. Hindi ko narinig yung wind noise na ang kanya. Sa helmet niya. Ibig sabihin nun, maganda yung noise cancellation nung ano, nung intercom. Yan, solid. Tapos manlalim nung boses, hindi siya kagaya nung ano, nung V6 namin na manipis yung boses. Mga ano siya eh, mabase eh, no, B? Yes. Sobrang linaw. Tara pala gamitin ito. So, ano, kakaiba, parang ano, parang normal na tao yung kausap mo, hindi siya iba yung boses. Nabi? Mm-mm. Eh di yung boses ko, mas malalim pa. Kasi ikaw, di ba, matinis dati yung boses mo sa V6. Ngayon, hindi na matinis eh. Yung sa akin, ano na, malaki. Hey! Hey! Ano ba sabi mo? Natanong ko kung malaki na yung boses ko dyan, hindi na maanipis. Ayan, o daw. Wala pa sa mood eh. Uwi kami ng Bulacan ngayon eh. Para matest din namin to. Q7. Ganda niya. Yung kahapon niya, may inalam pala yung ano, volume. Pwede pa natin lakasan to eh. Nalakasan ko. Mas dinig niyo si OBR. Yeah, maximum volume. Maximum volume. Salda nga, B. Ano sabi? Lakas oh. Lakas na ng audio. Okay na. Testing lang naman to. Yan na yung review mo? Hindi po. Nalilayo pa natin eh. Eh. Ayun, napaka-solid nitong Q7. Ganda ng quality. Ayun, maganda yung tunog. Noise cancellation. Tapos yung pala, no, yung FM try natin. Ayun, buksan lang natin yung antenna dito. Ito nga magbukas. Ang kapal pa ng gloves ko eh. B? Buksan mo yung antenna. Nakangat na. Ayan, nakangat na yung antenna. Kailangan pag mag-FM ko, buksan nyo yung antenna. Tapos, power on natin yung FM. FM radio. Yeah, FM radio. Yeah, automatic mag-search yan. FM frequency, 95.5 megahertz. 95.5? Ayan, oh. Kaso yan, yung music na yan, baka tayo ma-copyright. FM radio. Yeah, kaso yan, hindi yan naririnig ni OBR. Di ba hindi mo naririnig? Yeah. Oo, yun. Pero pwede kayong magkasabay magkausap habang naka-FM. Yun. O pwede yan, kapares kayo, naka-FM. Magkaiba kayo ng radio station, pwede. Pero magkausap pa rin kayo, yung dalawang intercom. Yun. Pag music talaga, yung mabawa sa phone, kinonek mo sa phone, talaga siya pwede. Wala siyang music sharing. Yun lang, FM lang ang pwede.
Pero kami naman kasi hindi naman kami nag-music eh. Ano, habang nabiyahe. Medyo distracting din kasi yun. Mas maganda yung nakafocus ka sa daan talaga. Parang mamaneho ka. Si OBR pwede yan. Pwede siya mag-FM. Abi? Yes. O, pag tinatamad ka na, inaanto ka, mag-music ka muna. Pwede pa rin naman tayo magkausap eh. Kaya walang problema. Ang ganda rin pala ng design nito, no? Kita nyo naman. At ano na siya? Modern looking. V6 medyo old school eh. Pero maganda yung V6. Eto, dying buttons na na. Eto, konti lang buttons. Mas madali i-navigate pag habang mabiyahe ka. Makapalan talaga yung gloves ko kaya hindi pa masyado magamay. Bago lang tong gloves eh. Yung binili sa akin ni OBR. Ayun, tapos yung V6 talaga napakatibay nun. Bumili lang talaga kami nito para ano, upgrade na kasi 2 years na yun eh. Napakatibay, hindi pa nasisira. Sobrang sulit na sulit yun. Medyo battle scarred lang talaga kasi ang tagal na namin ginagamit. Kita nyo naman may mga gas-gas yung mga ano niya, coating niya na pintura. Pero ayos pa, hindi pa nasisira. Nakailang ulan na yun, ginagamit na, hindi namin tinatanggal yun eh. Hindi nasisira talaga. Napakatibay. O ito, waterproof din to eh. Ayan. Kaya hindi kami dalawang isip na bumili ng ano, na i-adjust ulit ang bili namin. Kasi napakasulit talaga. Ang tibay, ang ganda ng quality. Tapos nga pala ito, nabili namin to sa ano, sa website mismo ng Ejas. Ayan. $45 yata, $50. $54 pala. $54. Pero naka-sale pa yun ha, kaya mura namin nabili. Tapos naka-discount pa kami. May discount kami dito. Nag-email kami kay Ejas. Invite ni Ejas. Binigyan kami ng $20 off each. Oh, di ba? Napakamura. Parang mas mura pa to sa nung binili namin yung V6. Yung V6 kasi sa Shopee namin binili. Siyempre, walang discount yun eh. Ito, naka-discount kami kaya mas mura. Around 3K lang to. Dalawa na. Pero yung regular price nito, ayun nga. Ano, $54. Magkano yun? Ito, sa 2.5 plus. Each. Ayan, meron din naman kayo mabibili niyan sa Shopee. May nakita ako eh. 2.5 tsaka 3K. Yung 2.5 wala pang reviews. Pero marami siyang stock. Yung 3K may reviews na. Pero isa lang. Lagay kayo yung link. Mapili na lang kayo kung gusto nyo. Kasi kapag sa mismong Ejas kayo bumili, yun nga. 2.5 plus din. Kaso pag isa lang bibili nyo, hindi siya free shipping. Ha? $100 yung free shipping nila eh. Ay, sa amin free shipping to. Through DHL. Yan, yung courier. Ayan nga, pag umorder kayo nun sa website nila, ano pa yan eh, galing yung China. Yung ano, yung company nila kasi China based. So, order kayo doon. Pag may stock, papaship agad nila na through DHL. Pero mo, minsan kasi walang stock gaya sa amin eh. Parang, ano, 1 week yata na walang stock. Isa lang daw kasi madami daw umu-order. Yung mga reseller siguro. Ano nagkaroon ng stock, pinaship na nila sa courier. Yung DHL nga. Ngayon, yung DHL, meron niyang normal delivery tsaka yung express delivery. Kapag express delivery, mag-a-add kayo ng ano, $10. Yan, sa shipping fee. Yan, tapos, 3 days lang nasa inyo na. Tapos yun, sa through PayPal namin binayaran. Yan, kung may PayPal kayo, ano, pwede kayong order sa kanila mismo. Tapos yung shipping nga through DHL. 1 to 2 weeks, nasa darating na yun sa inyo. Depende kung may stock, mabilis lang eh. Pag may stock, na-ship na. 1 to 2 weeks, madarating na sa inyo. Express delivery, 3 days, darating na sa inyo. Add lang yung $10. Sa Shopee, parang ganun din, ano? Kasi from China din, eh. Sa Shopee, yung mga nakikita ko. Pero alam ko, meron sa Pinas, eh. Yung mga nag-reseller na ng Q7 na Ejas. Yan, pwede na kayo umorder dun. Meron ako nakita, 2.5 tsaka 3K. Pili na lang kayo, each. Yan. Ilalagay kayo yung link, Shopee tsaka yung sa mismong website nila. Sinan nyo rin yung iba nilang products. Meron silang mga iba-ibang products eh. Pwede nyo orderin yun. Ayun, napakaganda ng performance nitong ano, nitong Q7. Napakasolid. Rin nyo naman si OBR eh. Salita ka naman, di ka naririnig eh. Nung book lang eh. Okay lang yun. Ayun na yung ano natin, test ride natin. Solid, no? Ang ganda ng quality. Meron na kaming bagong intercom, tapos bagong helmet. Yan. Upgrade na namin ngayong 2021. Sulit naman yung Q ano namin eh. Yung V6 namin. No? Napaka sulit.
wala kaming masabi. Ganda ng performance. Gamit na gamit. Hindi kami sisigawan sa long ride. Ano? Ano, San Fernando na kami. Good. Pagas pala kami. Tapusin ko na yung vlog dito. Up. Yeah. Ride mga bro. Ride safe. Bili kayo ng ano, intercom. Meron kayong OBR. Palaking tulong niyang intercom. Walang sigawan. Shell. Let's go.